Gaspar, kamusta ba ang ating ingat yaman ng ating samahan? Ha? Ba't para kang nakakita ng multo? Ha, amante? Hindi naman ako mukhang multo. Mukha ba akong multo? Hindi. Hindi? Pero bakit parang takot na takot ka? Siguro may dahilan. May tinatago ka. Wala, wala. Meron. May tinatago ka! Wala, wala. Meron! Wala! Alam na namin ngayon. At alam na rin ni Zaragoza na ang nagnakaw ng 20 milyones ay hindi ang ating karibal sa sindikato, kundi ikaw na siyang pinagkakatiwalaan niya. Ngayon naman, te. Nasaan ang 20 milyones? Saan mo nilagay? Saan mo tinago? Kapag hindi mo pinagtapat sa akin, papatayin namin ang uliran mong asawa at pati na rin ang mabubuti mong anak! Lilipunin namin ang buong pamilya! Huwag may damay pamilya ko! Huwag! Huwag! Huwag ipapatay ang pamilya ko! Sasabihin ko na kung asan yung 20 milyon! Huwag ipapatay ang pamilya ko! Tubig, tubig. Kukuha kita ng tubig. Madali. Saan lugar? Saan lugar? Patay na to! Pinatay mo, no? Aba, hindi, ho. Yung... Tubig. Ito na tubig. Hoy! Ano tubig? Patay na yan! Patay na siya! Tubig. Salamat! Anong tinatatangan dyan? Diba? Yes! Bakit? Sitawan niyo ko. Oo, ano yan? Bitawan niyo ko. Sir, si Boy Takas. Tahuli namin. Tatakas na naman. Walang katalatal. Sige ka din, ah. Sige, Jacker. Wala mo makakasip ka. Mananawa kayo ng kauhuli sa akin. Sige. Pagkadena niyan, daling kagad sa bus. Yes, sir. Wala niyo. Bilib ako sa'yo, Boy Takas. Wala ka kakupas-kupas. Wala ka din naman kadaladalain, no? Mananawa sila ng kauhuli sa akin. Galing mo. Siya pala, Boy. Baka maubusan ako ng oras. Magpapaalam na ako sa'yo. Mahaba rin pinagsamahan natin, eh. Lalaya na ako bukas, eh. Ano? Lalaya ka na? Yes, Boy. Hindi pwede yan. Sama ako. Kailan? Bukas. O bakit pagbababukas mo pa? Huh? Ngayon na! Time is good! Ano ba na yan? Okay, sakay! Please! Ano ba na ito? Ayan! Boy, huwag mo nililigaw, Boy. Tumata ka sa bulin! Pagawalan ka kayo! Bakit pinakawalan? Halika, dali! Sabulin natin! Dali! Ano ba? Ano ba? Ano ba? Bilisan mo! Pas pa! Wala yan ako bukas, dadamay pa. Maulang yan kayo! Abutan din namin kayo! Bakit ako sinama? Sinapalit pa ako! Basta na! Ah!
Jack, alam kong may binulong sa iyo si Amante bago siya mamatay tungkol dun sa 20 milyon. O, ano ngayon? Alam ko kung saan simbahan. Alam mo? Saan? Sabihin mo muna yung mismong lugar. Hindi, sabihin mo muna yung simbahan. Hindi, sabihin mo muna yung mismong lugar. Hindi! O, ano yung lugar na pinag-uusapan nyo? Ito, itong lugar natin. Talagang mayaman tayo sa kalikasan. Oh, mabuti yan. Okay. Mga pulis. Mga pulis, susuko na ako. Hindi! Susuko na ako. Ipapalit yung 10 milyong ko. Tinit kayo, tinit. Boss. Telepono po. Ano? Ha? Hello? Hello? Boss, si Gaspar ho ito. Gaspar! Nakausap mo naman si Amante. Oo, oh, boss. Good! Eh, paano yung 20 milyong ninakaw niya? Pero boss, hindi niya ho nasabi sa akin. Dahil nagkaroon ho ng aksidente. Nahurog si Amante sa bangin at namatay. Namatay? Eh, paano yung 20 milyong ko? Eh, boss, hindi ko nga alam kung paano eh. Pero nung naghihingalo ho si Amante, meron ho 2 presong lumapit sa kanya. At palagay ko, may naibulong sa kanila. Baka ho nasabi kung saan nakatago ang 20 milyones. Oh, ano pa hinihintay nyo? Bakit hindi nyo pa asikasuhin yung 2 preso? Ha? At itanong nyo kung saan tinago yung pera? Eh, boss, ang masakit ho nito, nakatakas ho yung 2 preso. Sinama ni Boy Takas. Nakatakas! Retard, tama ng puso mo. Pabalikin yun. Ay. Ano, wala pa ba? Ayan na. Ayan na. Ayan na. Aba! Ay, hindi na tigil! Yon, yon! Tumigil! Tumigil! Dali! Aray! Aray! Ikaw talagang bisaya ka! Bakit mo binangga? Eh, lumiko ako. Mayroon akong inilagan. Paano labas natin? Oo nga naman! Ay, naka-costume ka mo? Lalabas din ka mo? Kalalabas nga lang namin eh. Sino driver na to? Siya! Ako. Lagyan kayo ha. Kayong tatlo, muntik nyo na akong patayin ha. Sige, badin nyo yung mga uniforme nyo! Bad! Aba, hindi kayo natatakot? Oh, may P. May numero! May kadena! Si Boy, tingnan mo nga. Patay na nga. Si Boy Takas, tinakasan ang buhay. Namatay dahil sa kalikasan. Ito. Wow, chika babes! Ang gaganda pala ng mga babae sa probinsya na to.
Oo nga, pare. At ang sisexy pa. Hindi na sayang pamimiesta natin dito, pare. Alam nyo, Is, taga Maynila kami. Oh, eh ano kung taga Maynila kayo? Pare, inistab ka, pare. Ano ba, pare? Pare, ngayon lang ako nakakita ng mga babaeng tisay dito. Please, baka pwede makapagkilala sa inyo. Ngayon ako nakapagkilala sa mga babaeng tulad nyo. Ah, ganun? Pwes, hindi kami nakikipagkilala sa mga aruganteng katulad nyo. Aba, ayabang mo ah. Baka gusto mo may mangyari sa inyo. Pare, ang babae, minamahal ni Elvis yan. Hindi yan sinasaktan. Sino ba to? Pakabaw! Tama na, tapos na. Abay, protection eh. Salamat sa inyo, ha? Walang ano man yun. Ako nga pala si Jack, siya si Popoy. Ako naman si Rosana at siya si Christina. Hi. Ay. Ito naman si Jenny at si Nene. Hi. Taga rito kayo? Ah. Eh, saan kayo galing? Eh, kalalabas lang namin. Ha? Kalalabas lang namin kagabi sa entablado. Kami nagpalabas. kaya pala din yan ang suot nyo. Oh, baby, let me. Sumunod naman kayo sa amin. Jack, ito na yung simbahan na ibinulong sa akin. Oh, ngayon naman, saan mismo dito sa simbahan ito? Jack! Ang pagkakasabi sa akin eh, sa ilalim daw ng krus. Krus? Eh, Jack, eh, pagkakadami namang krus dito eh, alangan naman bungkali natin lahat yan. Eh, yun ang sinabi sa akin eh. Father? Hoy, akala ko yung nanonood kayo ng parada. Sana nga ho, kaso may bumastos sa aming taga Maynila. Oh. Buti na lang po dumating sina Jack at Popoy. Sila po yung nagtanggol sa amin. Salamat naman at hindi kayo na ano. Maraming salamat din sa inyong dalawa, ha? Walang anuman, Father. Katungkulan lang namin mga lalaking ipagtanggol ang mga babaeng nababastos. Hindi po ba? Ah. Kaya lang may problema sila, Father. Anong problema? Baka sakaling makatulong ako. Alam niyo, Father, sila yung tumugtog dyan sa plaza kagabi. Ha? Sila tumugtog kagabi? Eh, nanood naman ako. Hindi ko naman nakita yung dalawang yan, eh. Anong oras ka ba nanood? Hoy, alas 12 ako umalis. Alas 12:05 nung nag-umpisa kami tumugtog. Teka, bumalik ako ng alas 2, ha? Tinapos namin ng alauna 55. Eh, kasi Father, gusto nila magbago ng trabaho. Dahil maliit lang naman daw yung kinikita nila sa pagkanta at palagi pa silang puyat. Eh, baka sakaling mabigyan nyo sila ng trabaho, eh. Gusto ko sana kayo mabigyan ng trabaho, pero maliit lang budget ng simbahan eh. Baka hindi ko kayo mapasweldo. Huwag mo kayo maglala, Father. Hindi ho importante ang pera. Anong hindi? Huwag ka magulo! Ha? Hindi ho kayo, Father. Huwag ka magulo. Hindi ho kayo magulo. Kahit konting padamit lang ho, eh okay na sa amin. Ayos na. Hindi! Sa damit ako ang bahala. O siya, sige. Halik kayo dito. Ayoko naman. Halina kayo. Mga hindi. Tingin sa'yo. Ikaw naman talaga. Bakit ba sinasabi hindi importante? Angal ka lang, angal eh. Ayos na yun. Saan tayo mag-uumpisa? Kailangan naman dun. Ang taas-taas dun. Dun tayo. Eh, wala naman din ni eh. Ba't wala ang aray? Bumaba ka na dyan at sobra na ang penitensya ko. Bilisan mo. Wala din eh. Tingnan mo sa ilalim. Wala nga din eh. Hilog to.
Ay, lukot kalahati pala, ke. Saan dadalhin yung batang yun? Oo, huwag tatakbo. Hindi nyo pa nga pala alam. Lahat sila'y pinaampo namin. Dahil malamang isara na namin ang orphanage. Hindi na kaya itong taguyod ng simbahan. Wala na masyadong nagbibigay ng suportang pinansyal. Hindi katulad nung araw. Ewan ko ba kung bakit mas maraming tao ngayon, pero mas kokonti ang nagbibigay ng suporta sa mga bata. Oo nga, no? Mas maraming tao ngayon, pero bakit nga ba, Boboy? Bakit naman akong tatanong mo diyan, malay ko diyan? Oo nga naman eh. Kasi, dati-dati, bata lang inaampun dito. Ngayon, pati matanda na. Abay, mahanghang pala ang dila na rin eh. Anong nangyari? Abay, kanina lang eh, kausap namin si Lugto eh. Bakit niya ipatay na agad? Ha? Ha? Hindi yun. Siguro naman, narinig mo na yung sinabi ni Father na isasara na raw itong orphanage. Ibig sabihin nun, magkakahiwa-hiwalay na kami ng mga bata. Eh, ayaw namin mangyari ni Christina yun dahil napamahal na sa amin itong mga bata. Ang kaso, wala kaming magagawa ni Rosana. Siguradong sa susunod na araw, isang bata na naman ang aampunin. Boss, napag-alaman ko na si Amante ay taga Santa Barbara. At bago siya nahuli, lagi siya nakikita sa simbahan ng Santa Barbara. Sweetheart, baka doon itinago yung 20 milyon. Ba't di natin puntahan? Tsaka baka nandun yung 2 takas na preso na pinagbili na ni Amante. Talagang matalino ka, sweetheart. Alex! Boss! Handa mo mga bata! Dadalaw tayo sa Santa Barbara. Jack! Jack! Lahat ata ng mga krus dito sa simbahan, itinignan na natin. Wala naman yung kayamanan. Baka naman iba yung ibinulong sa iyo ni Amante. Niluluko mo lang ako. Ikaw talaga, Popoyo. Sa tinagal-tagal ba ng pagsasama natin eh, lulukuhin pa kita? Oo naman, kaya nga napreso tayo eh. Alam mo, Popoy, dumarating pala talaga sa buhay ng tao na hindi na mahalaga ang pera. Uy, ikaw nga di yan. Mas gusto mo pa ang babae ngayon kaysa pera. Uy, ang babae yan! Jack! Cross! Pera! Pera! Diyos ko! Salamat sa pera! Mayaman na tayo! Shhh! Huwag maingay! Madaming tao! At saka, mamaya na natin gabi kukunin, are, baka masilisihan pa tayo. Jack! Jack, Popoy, pwedeng tulungan niyo naman kami? Kasi si Nene inaapoy ng lagnat. Oo nga, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Oo. Ang tas-tas ng lagnat niya. Oo. Popoy, tutulungan mo muna sila.
Abay, papanoorin ba ito? Hmm. Alam ba to? Ang ibig sabihin ni Popoy eh, ang sakit daw ba ni Nene eh, sa bato? Eh, hindi, lagnat nga. Lagnat nga. Ay, tayong dalawa na ang tumulong. Sabay na tayo. Susunod na ako. Susunod na ako, sige na. Sabay na tayo. Hindi. Nene. Naku, inaapoy ng lagnat to si Nene ah. Nako, eh baka naman nausog yan sa itsura mo. Pambira ka naman, Popoy. Puro ka kalokohan eh. Rosana, Christina, kailangan dali natin agad sa ospital si Nene. Eh, wala nga kaming pere. Alam po, babae, tsaka pambibili namin ng gamot. Wala pa naman si Father ngayon. Eh, hindi bali. Sagot ko. Eh, intagan muna. Hati tayo dun sa... ang mahalaga, madala natin siya sa ospital. Kailangan lang mabili nyo ang mga gamot na ito. Dok, mahal ho ba itong mga gamot na ito? Medyo may kamahalan. At pag nabili nyo kaagad ang gamot na yan, pakidala lang sa nurse's station. Dahil pansamantala lang ang gamot na ibinigay ko sa kanya. O sige o, may titignan pa kami ibang pasyente. Anong gagawin natin? Wala tayong perang pangbili ng gamot. Huwag kayong mag-alala. Kami ang bahala ni Popoy. Di ba, Popoy? Popoy, nasa na po si Neneng? Ay, nasa ospital. Eh, saan po kayo pupunta? Ay, di, sa ospital. Eh, sasama po kami. Ay, siya, wag na, gabi na, eh, delikado pa. Siya, di, alala ka kayo. Sama po kami. Kuya Popoy! Popoy, saan ka pupunta? Bakit alam mo yan? Anong pakialam mo? Akin naman lahat ako eh. Bakit? Wala ka rin bang pakialam doon sa batang may sakit na si Nene? At doon sa maraming batang nangangailangan dito sa ampunan? Ay bakit? Sila lang ba nangangailangan? Ay kailangan ko din ari eh, nang hindi na ako bumalik sa kulungan para ako'y mabuhay ng malaya at mariwasa. Yan ang hirap sa'yo, Popoy. Puro sarili mo na lang iniintindi mo. So, kunyari, kapag gusto mo lang yung party mo, Popoy, hindi ko naman tinatatuan na kailangan ko rin ng pera. Pero mas mahalagang ang tulong na mabibigyan natin kay Nene at sa maraming bata rito sa Ampuna. Kung gusto mo, sa'yo na lahat yan. Abo, di mas magaling. Popoy, wala ka palang puso. Wala kang kaluluwa. Wala na kung wala. Siya alis dyan. Tabi! Hoy! Akin dyan! Hoy, kayo dalawa. Hindi nyo pakikinabangan yan. Akin dyan! Anong iyo? Ay, nasa akin na nga ang iyo. Ano sa'yo? Uy! Baba! Akin niya! Ito na! Ito! Aparel. Ha? Halika, puntahan natin. Ikinalulungkot ko, ginawa na namin ang lahat ng paraan. Pero wala na kami magagawa. Binawian na siya ng buhay.
Ipagdasal na lamang natin ang kanyang kaluluwa. Jack. Christina! Christina! Ha? Sino Christina? Ibang pangalan ng pasyente, hindi Christina. Magpasalamat kayo. Ang kasama niyo si Christina, ligtas na. Dahil yung tama niya, yun ang tinatawag na flesh wound. Kaya hindi malubha. Ay, salamat. Oh, praise God. Salamat po. Nakao, salamat po. Siya. Marami po salamat. Popoy, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Akala ko sa pera ka lang. Pagbuhay pala ng tao eh. Maaasahan ka. Ano naman akala mo sa akin? Walang puso. Yan ah. Oh. Oh. Hmm? Tsaka mo na padikitin after 10 years. Jack! Jack! Huwag ka na mag-alala, parin Popoy. Ako na ang bahala si Mrs. Mo. Yung mga problema eh! Ganyan? Ano ba yan? Aray!